Yo na. What's up, boys? So, may bago na namang server ang ROX April 4, kung di ako nagkakamali. Kaya syempre, gagawa tayo ng bagong video about it. And basically, isa to sa mga pwedeng makatulong sa mga returning players natin dyan, new players, o yun nga, matagal nang namahinga sa ROX because nabasagan dun sa dati nilang character or server. Tapos nag-iisip, nag-research kung anong bang job ang magandang laruin ngayon sa ROX. No? Siyempre, gagawa tayo ng video, tatry natin daanan ng iba't ibang mga job. And opinion ko lang naman to kung bakit siya maganda or recommended for me. And obviously, kung bakit hindi ko siya masyadong gusto. No. Unang-una, na job na nasa isip kong daanan ay yung swordsman job. Swordsman, no? Kasi ito yung isa sa mga jobs na actually napag-iwan na ito before, like few months ago, mga nakaraang buwan. Pero recently, I think last month or late February lang, nagkaroon ng buff yung swordsman and knights natin. Yung mga master nila, no? And some of their skill as well. So, make the long story short, na-boost yung DPS ng mga knight characters or swordsman characters natin. No? Kaya kung melee character yung gusto mo na may mobility because of the peko-peko riding, and then DPS like what I mentioned, or even like ano, a knight or a burst damage, ito na yung job na para sa'yo. Kung gusto mo talaga maging frontliner, no? Kahit in na iba-iba yung mga build, at the end of the day, the character is naturally tanky, I should say. And the build is very straightforward, though syempre iba-iba naman yung tayo ng playstyle kung ano talagang trip mo. No? And obviously, hindi mo kailangan gumastos ng malaki para ma-enjoy mo yung class, in my opinion. No? Kailangan mo lang maging consistent sa mga dailies, onting swerte, and syempre know your priorities with your build. No? So, personally ako, kung magsa-swordsman ako, siguro mas pipiliin ko mag-vit type para frontliners talaga. No? Pero kung trip mo mag-DPS or damage per second, mas recommended ko yung spear type tapos penetration build. No, pang MVP hunting and obviously some CCs during the PvP part of the game as well. Ayun. So, ang susunod naman natin ay yung thief class, no? Thief, it may be an assassin or a rogue, no? So, kung gusto mo ng DPS, no, this is purely DPS, it could either be a DOT, damage over time, or a burst type na character. No, ito yung character na para sa iyo, no? Again, given na this character is naturally squishy kasi naka-light armor siya compared sa mga knights natin or sa mga swordsman natin diyan. Pero kasi siyang hide, no, for positioning. Tapos kasi syempre pagka sa PvP naka-hide ka, it always gives you the opportunity to do the first hit. Kaya yung burst ito, sobrang sakit sa ulo. Pag may nakakatapat akong assassin na mataas yung ano, yung damage or yung stat, no, talaga nagpapa-safety wall talaga ako sa mga priest natin during KBM, no. Tapos may stun din tong character na to, and obviously with the Grim Tooth, no, being an assassin, no. Ang pinaka-cons lang talaga yun na medyo malambot yung character, and then other than that, it's really fun, no. Siguro kung hindi ako nag-bard, to be honest, baka nag-assassin ako. Kasi may recent buff din yung assassin na yung sonic blow tumatago sa stun immunity. It's a shadow equip, super sonic blow ata yung tawag. No, so kahit 100% na yung resistance ng kalaban mo sa PvP or sa KVM, no, pwede mo pa din mastan siya ng sonic blow. Obviously, that's a big boost sa character mo.
And yun nga, like what I mentioned earlier, ang next job or alternate job nito would be yung Rogue, no? It was recently released, no? I think isang buwan na ata nakakalipas. Pero sa mga naranasan ko, bukod sa may poison sila for their DOT, no, or DPS, isa to sa mga best utility characters sa PvP, no? So meron tong skill na pwede mong copy ng skill, di ba? Tapos may manhole, may traps, no? And obviously high den since galing ka sa thief, no? I know you can definitely build like a PV or a DPS build for this character, but I think the most effective way to do it during KVM is free to play utility type, no? And yun nga, may DPS ka din naman, hindi lang siya yung talagang pinofocus mo, because you have the capability to have some CC, no, disrupt yung rhythm ng kalaban mo, or disrupt rather yung diskarte nila, kasi nga ayun, medyo disruptive tong character na to and masakit sa ulo, no? I think compared sa swordsman, hindi na masyadong straightforward tong thief class, pero again, depende pa din sa playstyle mo at trip mong gawin, no? Pangatlo is this class that I'm playing right now. It's the archer class, no? Ito yung again nasa video natin ngayon. And isa to sa mga sikat na class dito sa ROX, and I think even sa ibang reiteration ng Ragnarok, because it's DPS number one. Number two, range ka. So given the character is naturally squishy, nakapwesto ko ng malayo, no? But at the end of the day, depende pa rin sa playstyle na trip mo, kasi iba-iba naman talaga tayo ng gusto when we are playing a video game, no? So mag-start ka rito sa archer, di ba? And once you get to the second job, pwede kang mamili, no? It could be an hunter na naka-bow. Tapos yung alternate job would be this one, the bard or the dancer, no? So kapag baba yung character mo, pwede kang mag-dancer. Automatic. Ano yung bard tsaka dancer? It's gender locked, no? And kung lalaki nga, yung bard ka, no? Pero itong character natin ngayon, no, para sa akin, kung gusto mo yung DPS mo nagki-crit, no, na semi sunod-sunod yung tira, burst type na character, no, I would recommend like playing a hunter class. It's really fun to play. Madali siya, very straightforward siyang palakas and critical type attack speed. That's it. At least to early to mid game part of the game, and as you start learning about the game again kung returning ka, no, sobrang okay siya sa PvE, yung kalaban yung mga monster, MVP hunting. And kapag PvP, normally yung hunter na dex type, di siya masyadong masakit, so ang tendency magkakaroon ka dyan ng int build na mas masakit siya during PvP din talaga, no? Unless mag third jump ka na, mag ranger ka na, na iba na syempre yung approach sa mga character, no? Kung trip mo naman ay yung tulad ko, and tulad ng mga nag-snipe, ng mga nag-bard or nag-dancer, eh, AOE na burst damage, no? Pwede mo itong piliin job na to. Again, it's gender lock. So, if you're gonna be a dancer, kailangan simula pa lang babae ng character mo, or you have to switch gender. Or kapag kalalaki yung character mo, automatic bard na siya, no? So, like, truth to be told, medyo OP din talaga sila ngayon, kasi nga burst damage. So, basically, you're building like a penetration build. Tapos, ang pinaka-kicker nun, AOE siya. So, medyo masakit sa ulo to katapat. Among other things, yung mga skill, yung mga buff, yung mga CC, you know. So, kaya madaming DPS players na ito yung pinipili din talaga during yung current version ng laro, no? Pero, at the end of the day, kung anong trip mo, di ba, kung saan ka mas mag-e-enjoy, yun yung laruin natin. Diba? So, yun. Ito na lang muna yung mga jobs sa pag-uusapan natin. No, almost 10 minutes sa yung video. No cuts. Again, kita at sa susunod na video. And you can also find me on Facebook. So, if ever you get to this part of the video, I would really appreciate it if you can leave a like or subscribe to our YouTube channel. And nag-stream ako almost daily on Facebook, Crab TV din. Ayun. Again, my name is Evan from Crab TV. Thank you so much for watching as always. Peace out. Kita kasi next time.